And next, ito yung nakakayot naman yung tanong mo. What is the hardest thing na ginawa mo as a katulong? As ginawa ko as a katulong or ginawa ko siguro yung yun nga, yung malayo sa pamilya, which is in yung sa pagkakatulong, ito yung reality sa amin ngayon. Dati, pagod-pagod talaga yung katawan, di ba? Oh, that's fine kasi makakapagpahinga ka naman. Pero dito kasi, pagod ka na nga, pagod pa yung utak mo, stress ka pa all over. Yun yung pinakamahirap. Yung pagod na yung katawan mo, pagod pa yung nai-stress ka pa. Hindi man na naisip, pero bilang tao kasi pag alam mong nag-aaway-aaway sila, di ba? Iba yung pakiramdam, ganyan. Parang iba yung pakiramdam na meron ka ring feeling ni nasasaktan yun. Pag, yun talaga yung pinakamahirap na yung nade-depress ka na nga, na napapagod ka pa physically, emotionally, at saka mentally. Yun yung pinakamahirap. Kaya yung mga bilib na bilib din ako sa mga ibang mga katulong na nakakayanan talaga nila. Which is, alam ko naman kung bakit, kasi we have a God. Yun ang sinasabi ko. Ngayon ko lang din naman to sinasabi kasi in my experience, kahit kung wala talaga si God sa amin, wala siya sa amin, hindi namin siya nilalapit. Aros mag-surrender na nga din ako. Gusto ko na din umuwi, ganyan. Kahit wala na akong pakialam kung ano nang mangyari. Basta there's a time na gustong-gusto ko na talagang umuwi. Yung sinasabi ko na sa mga amo namin na parang ayaw ko na. Pero, siyempre, in planong pa rin ni God, sinusubok pa rin yung patient mo, ganyan. Yun talaga yung pinaka-hardest. Drained. Hindi naman sa trabaho, kasi yung trabaho naman is, kaya mo naman. Galing naman tayo sa mahirap na pamilya, kaya naman natin yan, di ba? Hindi naman pusket pumunta ka dito is hindi mo na kaya. Siyempre, nanibago ka lang kasi puro pang mayaman. So, kailangan mong maglinis ng gusto, ganyan. Yung walang alikabok, ganyan. Yung ganyan. Pero kaya yan. Pinoy kaya tayo. Pero yung ganyan, drink ka na nga sa physical at saka emotional, mental. Yun ang pinakamahirap. Kaya naiintindihan ko minsan yung mga nadidepress na kagaya namin. Kasi ang hirap labanan, promise. Right? Well, that's for the last question for him. Pero meron pang natitirang question dito. Ayan. May 5 question pa tayo, guys. Edward, what time is I calculate. Ayan, let's continue. Naintirap kasi. Ano? Nag-swab test kami kasi. Itong question naman na next. Question to ng best friend ko. Kaya ayam nyo na. May mga weird question. Ayan. Unang-unang question talaga. Sex or chocolate? Ayoko lakasan kasi andyan yung alaga ko. Maririnig niya. Ayan, yung sagot ko dito, siguro chocolate muna tayo, di ba? Wala nga tayong partner, di ba? Chocolates. I love chocolates. Malaki o maliit? Ang alin, be? Ang alin?
ang chocolate, of course, malaki, di ba? Doon na tayo sa malaki, doon ka pa sa tipid, syempre sa malaki. Whether ano man maliit o malaki ang tanong na yan, siguro, doon tayo sa malaki. Diba? Ito, medyo seryosong question na to. What are the things that you dislike to a person? Dislike to a person, personality. Siguro yung ano, cheater. Yun talaga yung number one. Cheater, kasama na dyan yung liar. Yan, yung dishonest. Yun yan. Cheater, andyan na lahat. You're not honest, whether nag-cheat ka, nagsinungaling ka. Yun talaga yung ayoko, yung cheater. Yung sinungaling. That's the number one I don't like. Ayan, what are the things that makes you disappointed? Makes me disappointed is yung pag kunwari sa friendship, make me disappointed yung nagpe-pretend na okay siya kahit hindi naman, di ba? Hindi yung ibig kong sabihin yun, meron kasi yung parang yung friend ko na yung nagtatanong sa na to, parang okay siya na hindi, pero ayaw niya lang sabihin kasi ayaw kanyang mabother. Hindi yung ganun. Ayaw ko lang yung sabihin na natin may yung plastic na tao na kahit kaharap mo siya, parang makikita naman kung pina-plastic ka o hindi. Yun talaga yung ayaw ko. Yung parang nag-a-act na siya, ang bait niya sa'yo, ganyan. Yung okay siya, yung parang sinasabi niyang gusto kanyang maging friend, pero hindi pala. Parang yun nga yung tamang sagot dun, yung plastic. Iba yung iba kasi yung nabanggit ko kanina na yung pagkaibigan mo, yung ayaw mo siyang bigyan ng ibang problema, ganyan. Kaya hindi, parang kahit sasabihin mo okay ka pero hindi, yun is ibang level naman yun. Hindi yun ka-plastican, parang ayaw mo lang siyang dagdagan pa. Yung alam mong may problema na, dadagdagan mo pa, diba? Ganun yung friendship. Pero yun yung ayaw ko sa isang parang plastic. Plastic talaga. Yung nakikiharap tapos okay siya, tapos hindi pala. Ito yung pinaka-last question niya is, what will you advise to those people that they give their 100% to the person they love? I will advise this based on my experience, diba? Kasi, naranasan ko din magmahal ng todo, lahat, bigay. Yung parang wala nang natira sa sarili. Tapos nung naging wala na kayo, parang naiwan ka lang na basag na bote. So, I rather advise na maybe you will, kahit magmahal ka ng 100%, pero sabi nga nila magtira ka ng 1% para sa sarili mo. Yung 1% na lon, yun yung magbubuo ulit sa'yo. Ayun, yung question na ano, yung ibibigay lahat 100% yung pagmamahal niya sa isang tao. Yung i-advise ko based on the experience I have, my God, when I experienced that, I'm so broken na halos walang natira sa akin. Halos, parang yung isang, sabi ko ngayon, isang boteng basag. Halos walang magbubuo sa'yo. Kaya yung i-advise ko sa taong ganyan ngayon, yung talagang ibibigay yung 100% niya. Ang sabi ko nga, ibigay mo yung 99% para sa kanya. Oh, it's okay, kasi nga mahal mo, diba? Nagmamahal nga tayo, diba? Mahal natin, kaya binibigay natin yung best natin. Hindi tayo cheater, hindi tayo liar, kaya lahat binibigay natin, diba? Pero i-advise ko, yung 100% na yan, itira mo para sa sarili mo. Whether na broke man yung isang bot,
isang baso, parang ikaw yun, na break man yan, nahulog man yan, at least yung isang yun, yung isang natirang para sa sarili mo, kahit pa unti-unti, yun yung bubuo sa isang basong nabasag. Neither is not perfect, hindi na siya perfect na, hindi siya sa perfect ma, na mabuo, pero at least andun siya na mag-fix. Kunwari ito yun, kunwari ito yung baso, tapos ito yung natirang para sa sarili mo, ito yung mag-work para sa sarili mo. Yun kasi yung parang nangyari sa akin, na parang syempre ay bata pa ako dati, hindi ko pa alam kung tama ba yun na i-focus lahat yung time sa kanya, yung mga panahon na dapat ini-enjoy mo na nasa kanya, di ba? Parang yung attention mo naka-focus lang sa kanya. Tapos nung bigla na lang isang araw nag-break kayo, na parang wala man lang explanation. Yung mahirap sa akin kasi walang explanation. Basta okay, tapos na tayo. Parang ganun, di ba? Ang sakit nun. I suffer a lot, maybe 2 years. I remember college, 2 weeks na hindi ako kumakain, na hindi ko alam, pumapasok ako, pero malakas naman ako. Yun yung siguro nagagawa ng broken. Kaya mo naman, pero hindi ako kumakain, yung walang ganang kumain, iyak-iyak lang, talagang na-depress ako nun dati. Pero after that, na-broken yung glass. After that, parang yung sarili mong pieces na lang yung sariling na-broken sa'yo, yun na lang yung parang unti-unting nagko-connect para sa sarili mo. Doon ako nag-umpisa na wala nga akong natira para sa sarili ko, di ba? No, ang nangyari na lang nun, parang yung mga nabasag na pieces ng ako, parang unti-unti na silang nagdidikit, sarili mismo yung nag-aayos nun. Mahirap kasi walang magdidikit sa'yo, wala yung isang pieces na magmamahal sa sarili, di ba? Walang magkukunik. Sa akin ang nangyari kasi is sila na yung unti-unting nagko-connect para maging isang buo ulit. Although hindi na siya perfect, at least nabuo mo yung sarili mo, ganyan. Kaya, yes, I'm so blessed right now kasi kaya ko yung i-advise sa mga iba kasi I experience that a lot. Ayan, maraming salamat sa panonood. Yan po ang nagtatapos ang question and answer natin.